Ang Walang Kapantay na Martial God, Ikalawang Aklat. Kabanata 26, Ang Parusa ni Cheng Shan. Umalis si Zijian. Bumalik si Lin Fang sa Cheng Clan. Kinaumagahan ng susunod na araw, aalis sila patungo sa gitnang bahagi ng supranatural na rehiyon. Gusto talaga ni Lin Fang na pumunta doon. Bumalik si Lin Fang sa maliit na patio kung saan siya nanatili sa Cheng Clan. Ang iba pang mga panlabas na mandirigma ay tumingin sa kanya nang may paghanga nang siya ay bumalik. Sa panahon ng Great Deployment Spell Competition, ipinakita niya kung gaano siya kalakas. Nakaharap pa niya ang dalawang henyo mula sa Zhongzhuan City, pinatunayan nito kung gaano siya kalakas. Bumalik si Lin Fang sa sarili niyang silid, at pagkatapos ay sa sarili niyang mundo. Pagdating pa lang niya sa mundo niya, nakita niya si Liu Fei, naghuhugas ito ng sarili at naglalaro ng tubig. Nang makita siya ni Lin Fang na ganoon, agad siyang nagkaroon ng maraming magagandang alaala. Napatingin siya sa mapuputing balikat nito at ngumiti. Naalala niya na sa Zuyu ang una niyang nakita sa lawa. Pagkatapos noon, noong mga araw, sinimulan na niya itong tawaging voyeur, bastard, at pervert. Pero ngayon magkasama pa rin sila. Mahabang panahon na ang lumipas ngunit naalala pa rin ni Lin Fang ang lahat ng iyon. Walang sinabi si Lin Fang, nakatingin lang siya sa kanya noon, palihim. Pagkatapos ay tahimik siyang naglakad patungo sa ilog at pinanood siyang naglalaro sa tubig. Tumiti si Lin Fang, itinulak ang isang bato sa tubig gamit ang kanyang paa, ngunit nanatili sa likod ng isang malaking bato. Nagbago ang ekspresyon ni Liu Fei. Kumuha siya ng patag na bato at inilagay sa harap ng kanyang dibdib. Tumingin siya sa bato at sinabi, "Sino nandoon?" "Ako ito." Nakangiting sabi ni Lin Fang. Pagkatapos ay nagpakita siya at tumingin kay Liu Fei. Sumimangot si Liu Fei at kinuyam ang kanyang mga kamao. "Ikaw na naman." "Oo, ako na naman." "Nagulat ka ba?" sabi ni Lin Fang, nakangiting ng aasar. Itinaas ni Liu Fei ang kanyang kaliwang kamay, kumislap ang mga ilaw, at lumitaw ang isang arrow. Galit na galit siyang sumigaw. "Emph! Ang ilang mga tao ay normal, ang iba ay nahuhumaling sa sex. Hindi ba ikaw ang pangalawang uri?" "Siguro." Sagot ni Lin Fang, matiyagang nakangiti kay Liu Fei. "Emph! Tingnan natin kung paano mo balak iwasan ang arrow na ito." Sabi ni Liu Fei na inihagis ang palaso gamit ang kaliwang kamay. Ito ay naging isang silver light beam at lumipad patungo sa dibdib ni Lin Fang. Hindi na kailangang iwasan ni Lin Fang, ngunit ginawa pa rin niya, tumabi at sinuntok ang arrow, pagkatapos ay umatras siya ng ilang hakbang. "Gusto mo akong patayin?" sabi ni Lin Fang, nakatingin kay Liu Fei sa kakaibang paraan. Tumawa si Liu Fei, masayang tumawa at sinabi, "Sige, sige, napakatagal na panahon na ang lumipas. Hindi mo nakakalimutan ang nangyari noon, nakikita ko." Tumawa si Liu Fei at naalala ang kanyang mga palaso. Hubad na hiubot-hubad siyang lumabas sa tubig, hindi niya alintana ang pagtingin ni Lin Fang sa kanya, dahil kasal na sila. Tumiti si Lin Fang, kinuha ang pink na damit sa malaking bato sa tabi niya at isinuot sa kanyang asawa. Namula pa rin ang mukha ni Liu Fei. Masayang ngumiti si Lin Fang, at niyakap siya. Masarap ang pakiramdam ni Lin Fang. Dahil iniwan nila si Zuyu, hindi na sila nagtagal ng magkasama. Ginugol ni Liu Fei ang karamihan ng kanyang oras sa kanyang mundo kasama ang kanyang mga biyanan. Si Lin Fang ay hindi gumugol ng maraming oras sa kanya, kahit na si Liu Fei ay gumawa ng labis para sa kanya. Nakonsensya siya syempre, lalo na't nangako siya kay General Liu na aalagaan siya, ngunit kadalasan ay nag-iisa siya sa isang silid. Si Lin Fang ay gumugol ng mas maraming oras kay Meng Qing, nagkaroon ng tunay na pag-iibigan sa pagitan nila. "Fei Fei, nagigilty ako." Sabi ni Lin Fang sabay buntong hininga. Nagulat si Liu Fei nang makitang ganoon si Lin Fang. Inilagay niya ang daliri sa labi nito, umiling at walang pakialam nang umiti. "Na, masayahin akong babae. Huwag mong sabihin yan. Ngunit hindi ako kailanman gumugugol ng oras sa iyo." Sabi ni Lin Fang. Umiling si Liu Fei at sinabi, "Bueno, patuloy kang nagsisikap na maging mas malakas para protektahan kami. Naiintindihan ko, Fei Fei, napakagandang babae mo. Ang swerte ko sa iyo. Malamang na napakaraming magagandang bagay ang nagawa ko sa mga nakaraang buhay ko kaya ang karma ko ngayon ay kamangha-mangha. Tihi, syempre, kung hindi, hindi mo makikilala ang isang mahusay na babae na gaya ko." Sabi ni Liu Fei, tumatawa at kinikiliti ang ilong ni Lin Fang. Ilang oras silang magkasama ng ganoon, medyo mainit. Sa gabi, niyakap ni Lin Fang si Liu Fei. Pakiramdam niya ay protektado siya sa mga bisig nito. Pagkatapos ay hinawakan siya nito at dinala pabalik sa isang maliit na kubo sa kabundukan sa tabi ng ilog. Naroon ang mga magulang ni Lin Fang, kasama si Meng Qing at Tang Yuyu, nagtatawanan at nag-uusap. Nang makita nilang bumalik sina Lin Fang at Liu Fei, kakaibang tumingin sa kanila ang dalawang babae. Nang makita nila kung gaano kaina si Liu Fei, naunawaan nilang may ginawa ito sa kanya. "Sister Liu Fei, bumalik ka na, halika rito." Malumanay na sabi ni Meng Qing, hinawakan ang kamay ni Liu Fei.
Umupo si Liu Fei sa isang upuan, nagsimulang magchat at magtawanan ang tatlong babae, hindi pinapansin si Lin Fang. Tatay, nanay, pupunta ako sa gitnang bahagi ng supranatural na rehiyon bukas, at narinig ko ang isang paraan para makalusot. Nakangiting sabi ni Lin Fang kina Lin Hai at Yu Menghi. Kahit gaano pa siya kalakas, si Lin Fang kay Lin Hai at Yu Menghi ay anak pa rin. Ipinagmamalaki nila siya. Tumingin si Yu Menghi kay Lin Fang ng magiliw. Napangiti siya at sinabi, lakas at lumalakas ang anak ko. Sinusuportahan kita, anak ko. Talagang ipinagmamalaki ka ng iyong ama, anak ko. Sumang-ayon si Lin Hai, pumalakpak sa mga balikat ni Lin Fang. Masaya si Lin Fang na suportado siya ng kanyang mga magulang, binigyan siya ng lakas. Sa sandaling iyon, sumimangot si Lin Fang at sinabi, may nangyayari sa labas. Alis na ako. Mag-ingat ka, anak ko, sabi ni Yu Menghi. Palagi siyang nag-aalala para sa kanyang anak. Tumanggo si Lin Fang at tumingin sa tatlong babae. Pagkatapos ay nawala siya doon at bumalik sa totoong mundo. Iminulat niya ang kanyang mga mata nang may nagbukas ng pinto ng kanyang silid. Pumasok si Cheng Shan. Si Cheng Shan ay mukhang wasak at hinatak ang mahabang mukha, si Lin Fang ay hindi maiwasang magtanong. Ano ang problema? Mo Fang, hindi ko na kayang pangalagaan ang tore. Sabi ni Cheng Shan. Kumunat ang noo ni Lin Fang at nagtanong. Bakit? Si Luo Zi kasi ang nagsumbong sa akin. Sinabi niya na ibinubunyag ko ang mga lihim ng Cheng Clan sa mga tagalabas. Sinabi niya kay Cheng Zhe, nagalit na galit ngayon. Kinansela niya ang aking mga karapatan na pamahalaan ang tore kung minsan. Mukhang galit na galit si Cheng Shan. Gusto lang ni Luo Zi na magdulot ng gulo. Nagdulot muna siya ng gulo, at pagkatapos ay iniulat niya si Cheng Shan. Napakawalan Jia. Ngunit binigyang halaga ni Cheng Zhe ang sinabi ni Luo Zi. Talagang nagpa siya si Cheng Zhe na magtiwala kay Luo Zi, at hindi maniwala kay Cheng Shan. Nang marinig ni Lin Fang si Cheng Shan, mukhang galit na galit siya at mahinang sinabi. Ako ang sinasabing tagalabas na si Luo Zi, tama ba? Eh, syempre. Sabi ni Cheng Shan nang marinig niyang nagbago ang tono ng pananalita ni Lin Fang. Mukhang nahihiya siya. May gusto siyang ipaliwanag, ngunit pinutol siya ni Lin Fang. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam kung ano ang iniisip ng Cheng Clan tungkol sa akin. Isa lang tanong ko, hindi talaga nakikita ng mga tagalabas kung ano ang nasa tore. Si Cheng Shan ay hindi nang ahas na tumingin kay Lin Fang sa mga mata, hindi man lang siya nagsalita. Bamantong hininga si Lin Fang at sinabing, Cheng Shan, bakit hindi mo sinabi sa akin noong nasa loob tayo? Bakit mo ako hinayaang mag-aral ng Great Hidden and Silent Deployment Spell? Naunawaan ni Lin Fang, ang mga mapagkukunan sa tore ay malamang na itinuturing na kayamanan ng Cheng Clan, hindi sila pinapayagang ipadala ang mga ito sa mga tagalabas. Nilabag ni Cheng Shan ang mga patakaran sa pamamagitan ng pagpapapasok kay Lin Fang. Alam niyang bawal ito. Gayunpaman, nakaramdam ng pasasalamat si Lin Fang. Brother Mo Fang, wala akong pakialam, kung nakinabang ka dito, masaya ako. Sabi ni Cheng Shan na umiling at ngumiti. Siya ay prangka at mabait. Nadamay at nakonsensya si Lin Fang. Buti na lang at hindi siya masamang tao, kung hindi ay pinagsisihan ito ni Cheng Shan. Sa totoo lang, Cheng Shan, ang tunay kong pangalan ay hindi Mo Fang, ito ay Lin Fang. Sabi ni Lin Fang, ang pagsasabi kay Cheng Shan ng kanyang tunay na pangalan ay isang paraan para sabihin sa kanya na itinuring niya na siyang tunay na kaibigan. Haha, Brother Lin Fang, napakasaya ko, tinuturing mo na akong tunay na kaibigan. Salamat. Tumawa si Cheng Shan at pumalakpak sa balikat ni Lin Fang, mukhang simple at tapat. Siya ay mula sa supranatural region, alam niya ang pangalan ng pamilya na mo ay hindi umiiral. Si Lin Fang ang nagkusa na sabihin sa kanya ang totoo. Talagang masaya si Cheng Shan. Tinuring na siya ngayon ni Lin Fang na isang tunay na kaibigan. Cheng Shan, puntahan natin si Cheng Zhe. Kakausapin ko siya. Sabi ni Lin Fang, sumulyap kay Cheng Shan at nakasimangot. Naglakad siya patungo sa pinto para lumabas ng kwarto. Biglang nag-alala si Cheng Shan, mabilis siyang tumalon sa harap ni Lin Fang at umiling. Kalimutan mo na, Brother Lin Fang, hindi mo na kailangang gawin iyon para sa akin. Cheng Shan, lumipat ka. Gusto kang parusahan ni Cheng Zhe dahil sa akin. Kailangan ko siyang makausap. Sabi ni Lin Fang, itinulak si Cheng Shan sa isang tabi. Diretso siyang lumipad patungo sa looban ni Cheng Zhe. Namutla sa mukha ni Cheng Shan ang pag-aalala, at tumakbo siya patungo sa tirahan ni Cheng Zhe. Umaasa siyang hindi magagalit si Lin Fang kay Cheng Zhe. Si Cheng Zhe ay nasa looban niya kasama ang kanyang anak na si Cheng Yanuo. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa parusa ni Cheng Shan. Ama, sa tingin mo ba magandang solusyon ito? Sa palagay ko, hindi magandang solusyon ang pagpilit sa mga tao na gawin ang mga bagay na hindi nila gustong gawin. Ang walang kapantay na Martial God, ikalawang aklat. Kabanata 27, pag-aasawa. Nag-aalalang tumingin si Cheng Yanuo kay Cheng Zhe. Hindi niya gustong magrebelde si Lin Fang laban sa kanila dahil doon.
Nang marinig siya ni Cheng Zhe, umiling siya at ngumiti ng kumpiyansa. Hindi, walang magiging problema. Napakaganda mo, malamang ay ganoon din ang iniisip ni Mu Fang. Gusto ko lang makita kung gumagana ngayon. Mukha siyang confident at masaya. Gamaan ang pakiramdam ni Cheng Yanuo at matiyag ang naghintay nang marinig iyon. Ama, ngayon gusto mo bang ikasal si Yanuo kay Mu Fang? Bakit? Dumating si Luo Zi sa looban, galit na galit. Hindi siya nagawang pigilan ng mga gwardya, at hindi rin sila ng ahas, dahil siya ang magiging manugang ni Cheng Zhe, kung tutusin. Tumingin si Cheng Zhe kay Luo Zi at kumaway. Ilang tao ang dumating upang kunin siya, ngunit tumakbo si Luo Zi patungo kay Cheng Zhe at sumigaw ng galit. Ama, bakit ka nagsinungaling sa akin? Bakit mo gustong ikasal si Yanuo sa iba ngayon? Luo Zi, hindi mo ako ama. Ako ang pinuno ng Cheng Clan, tawagin mo akong leader ngayon. Malamig na sabi ni Cheng Zhe. Namutla ang mukha ni Luo Zi, at napaatras ng ilang hakbang. Tinulyapan niya si Cheng Zhe, na mukhang malamig at hiwalay, pagkatapos ay kay Cheng Yanuo, na hindi man lang sumulyap sa kanya. May impresyon si Luo Zi na gumuho ang kanyang mundo sa paligid niya. Hehe, dahil natalo ako sa kompetisyon, at mahusay si Mu Fang. Sabi ni Luo Zi, nakangiting nanunuya at itinuro si Cheng Zhe. Nanatiling tahimik si Cheng Zhe, at sinampal si Luo Zi. Tumalsik ang dugo. Luo Zi, kinu-question mo ang mga desisyon ng Cheng Clan's leader. Sa tingin mo ba qualified ka para dyan? Tiningnan ni Cheng Zhe si Luo Zi ng masama. Tumibok ang puso ni Luo Zi. Dapat ay nahulaan niya na kung ang isang tulad ni Lin Fang ay lumitaw sa Cheng Clan, mawawala ang kanyang mga pribilehiyo. Isa na siyang basura ngayon. Hindi niya talaga kayang makipagkompetensya kay Lin Fang. Malinaw na pipiliin ni Cheng Zhe ang isang taong mas malakas kung may ganoong tao. Gusto niya ang pinakamahusay para sa kanyang anak na babae, si Cheng Yanuo. Emph! Cheng Zhe, siguradong pagsisisihan mo ito. Galit na galit na sigaw ni Luo Zi. Pilit siyang bumangon. Dumudugo pa ang bibig niya habang tumatakbo palayo sa looban. Halos sabay-sabay, lumitaw si Lin Fang sa langit, nagtinginan sila sa isa't isa at ngumisi ng mahina, ngunit walang sinabi. Mabilis na nawala si Luo Zi. May kakaibang impresyon si Lin Fang, ngunit hindi niya pinansin si Luo Zi, habang diretso siyang pumasok sa courtyard. Pagpasok niya, nakita niya sina Cheng Yanuo at Cheng Zhe, na nakangiti sa kanya. Hindi maintindihan ni Lin Fang. Nakikita niyang may binabalak sila sa mga ekspresyon nila. May binabalak ka ba? Agad na napansin ni Lin Fang na may mali, kaya sinabi niya ang naiisip niya, hindi siya sanay na magsalita ng walang kabuluhan. Namula si Cheng Zhe nang marinig niya si Lin Fang, ngunit pinilit niyang ngumiti ng walang pakialam. Hehe, Mu Fang, anak ko, wala kaming balak. Magkaibigan kayo ni Cheng Shan, kaya iyon lang ang magagawa ko para mapunta kayo rito. Paano ang parusa ni Cheng Shan? Tanong ni Lin Fang kay Cheng Zhe. Hehe, ito ay isang kasinungalingan. Ngayon ay narito ka na at si Cheng Shan, tulad ng dati, ay kwalipikadong pangalagaan ang tore. Wala akong pakialam kung natutunan mo ang ilang lihim na kasanayan ng Cheng Clan. Sabi ni Cheng Zhe, nakangiti ng buong puso. Naguguluhan si Lin Fang. Ngunit alam din niya na walang gumawa ng mga bagay dahil sa altruismo sa mundong ito. Si Cheng Zhe ay nagsalita ng ganoon dahil may inaasahan siya. Ano ang mga kondisyon mo? At ginamit mo si Cheng Shan para pumunta ako dito, tama ba? Walang pakialam na tanong ni Lin Fang, sumulyap kay Cheng Shan. Napangiti si Cheng Zhe sa kahihiyan at sumagot. Kehe, hindi natin masasabing may mga kondisyon tayo. Ito ay isang bagay na mabuti sa totoo lang. May maganda. Para sa akin. Tanong ni Lin Fang. Naguguluhan siya. Siyempre, ito ay isang bagay na mabuti para sa iyo. Sabi ni Cheng Zhe na masayang nakangiti. Kaya sabihin sa akin, ano yun? Sabi ni Lin Fang na nakatingin kay Cheng Zhe na mukhang tuwang-tuwa. Hindi na siya makapaghintay na marinig ang mga argumento ni Cheng Zhe. Nang makita ni Cheng Zhe si Lin Fang na mukhang curious, hindi niya maiwasang sumulyap kay Cheng Yanuo na nahihiya. Pagkatapos ay tumayo siya at naglakad papunta kay Lin Fang. Biglang nagkaroon ng ideya si Lin Fang kung ano ito kaya nang sabihin sa kanya ni Cheng Zhe, hindi na siya nagulat. Gusto kong ipakasal sa iyo ang aking anak, masaya ka ba? Napangiti si Cheng Zhe. Hinawakan niya ang kamay ni Cheng Yanuo at sinimulang ilipat ito patungo sa kamay ni Lin Fang. Namula siya, at hindi naglakas loob na tumingin kay Lin Fang. Sumimangot si Lin Fang at ikinulong ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Nanigas ang mukha ni Cheng Zhe. Malamig siyang ngumiti at nagtanong. Mu Fang, ano ang ibig sabihin nito? Pasensya na, leader. Mayroon akong mga asawa at mga anak. May mga apo pa ako. Hindi ko matatanggap ang iyong alok. Sabi ni Lin Fang, at paatras. Mukhang galit si Cheng Zhe. Nang marinig niya si Lin Fang, mukha siyang malungkot. Hindi makapaniwala si Cheng Yanuo sa kanyang narinig. Nakaramdam siya ng hiya. Hindi man lang siya nilingga ni Lin Fang. Siya ay itinuturing na pinakamagandang babae sa Zhongzhuan City. Hindi pa siya nakaramdam ng kahihiyan ng ganito.
Maraming lalaki ang nanligaw sa kanya sa bayan. Si Mufang ay hindi man lang interesado sa kanya. Nagalit si Cheng Yan Oo habang kinuyam niya ang kanyang mga kamao at mahinang nagtanong. Mufang, ayaw mo talagang magpakasal sa akin. Talaga. Sagot ni Lin Feng, umiling-iling ng walang pag-aalinlangan. Nang marinig ni Cheng Yan Oo kung gaano katiyakan si Lin Feng, malamig siyang tumanggo. Sige. Wala akong masabi, kung ganoon. Dahil ayaw mo, wala akong magagawa. Pwede ka nang umalis. Maraming salamat sa iyong pag-unawa. Alis na ako. Sabi ni Lin Feng, kinuyam ang kanyang mga kamao at ngumiti. Pagkatapos ay naghanda na siyang umalis. Wala siyang pakialam. Bukas, pupunta pa rin siya sa gitnang bahagi ng supranatural na rehiyon kasama si Zuan Yuan Mo, gayunpaman. Tumingon siya pero biglang nagbago ang ekspresyon niya. Wala siyang oras para mag-react, mabilis na gumalaw ang dalawang kamao sa kanya, kahit na naglalabas siya ng mga bawal at lakas ng demonyo. Ngunit kahit na sa ganoong paraan, siya ay natangay ng 100 metro ang layo. Pinuno, nakakagulat na pinili mong palihim na atakehin ang isang nakababatang cultivator. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang ulo, pinunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Nagalit siya. Tumawa ng mahina si Cheng Zhe. Binawi niya ang kanyang mga kamao at ngumiti ng walang pakialam. Mo Feng, binigyan kita ng mukha, ngunit tinanggihan mo ang alok ko. Hayaan mong tanungin kita muli, hindi ka ba magpapakasal sa anak ko? Umaasa pa rin si Cheng Zhe. Si Lin Feng ay napakatalino kung tutuusin. Si Tian Qiyong lang ang tila mas malakas kaysa sa kanya. Siyempre, iyon ang naisip ni Cheng Zhe. Haha, napakahusay na pinuno. Nakakagulat na gusto mong pakasalan ang iyong anak sa unang lalaking mahuhusay na nakabangga mo. Wala bang interesado kay Miss Cheng? Ang walang kapantay na Martial God, ikalawang aklat. Kabanata 28, pag-level up habang nag-aaway. Tumawa ng mapanukso si Lin Feng. Galit na galit si Cheng Zhe, ngunit mas nagalit si Cheng Yan Oo. Siya ay sumigaw ng may pagmamalaki. Mo Feng, napakasama mo. Pinahiya mo pa ako. Hindi kita pinapahiya. Pinapahiya mo ang sarili mo. Galit na sigaw ni Lin Feng. Emf, mayroon kang isang maliliwanag na dila. Dahil ayaw mong magpakasal sa kanya, mamatay ka na. Galit na sigaw ni Cheng Zhe. Inilabas niya ang kanyang kamay, ang kanyang lakas ng Half Holy Emperor Layer ay mabilis na lumipat patungo kay Lin Feng. Nagbago ang ekspresyon ni Lin Feng habang nagmamadaling bumalik. Sa pagkakataong ito, ayaw ni Lin Feng na ipatawag ang matandang baka, gusto niyang alisin mismo ang panganib. Siyempre, ang gustong gawin ni Lin Feng ay maramdaman ang level 2 down ni Cheng Zhe. Inilabas ni Cheng Zhe si Chi. Naaamoy ito ni Lin Feng. Ang Dao ni Cheng Zhe ay kinakatay si Dao. Isang nakakatakot na Chi ang nakapalibot kay Cheng Zhe at ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay. Ang kanyang Chi ay naglalaman ng ilang antas ng dalawang Dao, hindi katulad ni Zijian na naglabas ng purong dalawang antas na Dao. Ipinikit ni Lin Feng ang kanyang mga mata at umupo ng naka-cross-legged para maramdaman ang Chi. Naglabas siya ng lakas ng demonyo para salubungin ang sarili. Siya ay baliw. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at umupo ng naka-cross-legged. Hindi ba siya takot mamatay? Ang labanan ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao mula sa Zhongzhuan City, kabilang ang ilang malalakas na cultivator. Nang makita nilang nakapikit si Lin Feng habang nakikipaglaban siya kay Cheng Zhe, nagulat sila. Nang makita ni Cheng Zhe na nakapikit si Lin Feng, naisip niya na sinusubukan siya ni Lin Feng na pukawin at hiyain. Pagpatay ng mata. Galit na sigaw ni Cheng Zhe. Lumitaw ang mga paputok na ilaw mula sa kanyang mga mata at sibat sa dibdib ni Lin Feng. Siya ay tiyak na mapapahamak. Takot na takot ang batang iyon na baka namamanhid ang kanyang katawan. Mamamatay na siya, akala ng lahat. Sumugod si Cheng Shan, at nang makita niya iyon, namutla ang kanyang mukha. Lin Feng, bilisan mo at yumigtad. Paus na sigaw ni Cheng Shan. Dodge. Mamatay. Galit na sigaw ni Cheng Zhe. Nakakatakot ang ekspresyon niya. Ang mga ilaw ng pag-atake ng Slaughtering Eyes ay naging mga dambuhalang espada at mabilis na lumipat patungo kay Lin Feng. Brother Lin Feng, sigaw ni Cheng Shan. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng isang papel. Wala siyang magawa kundi panoorin ang bagong kaibigan na kakatayin. Habang iniisip ng lahat na papatayin si Lin Feng, isang itim na demonyong si Chi ang biglang lumitaw at gamulong sa mga alon sa paligid ni Lin Feng. Ito ay naging mga butil, na tila mga bituin mula sa impyerno, bago naging nakasisilaw na mga bituin sa kamatayan. Sa sandaling iyon, iminulat ni Lin Feng ang kanyang mga mata at sumigaw ng paputok. Level 2 demon daw. Boom boom boom. Tatlong malalakas na tunog ang kumalat. Naglaho ang katawan ni Lin Feng sa isang pagsabog ng demonyong chi at mga Death Star. Agad na kumalat ang pag-atake ng Slaughtering Eyes ni Cheng Zhe. Ksha! Nakalusot. Paano ito posible? Tinitigan ni Cheng Zhe ang demonyong si chi ni Lin Feng. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto, at ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok. Natigilan siya. Biglang pumasok si Lin Feng.
Kinokontrol na niya ngayon ang level 2 daw. Siya ay naging half-holy emperor. Codger, akala mo hindi ka panipaniwala dahil isa kang half-holy emperor at gusto mo akong patayin. Ngayon, isa na rin akong half-holy emperor. Tingnan natin kung paano mo ako balak patayin. O ako ang papatay sayo. Sabi ni Lin Fang, nakatayo sa ere. Ang kanyang TNG sword ay biglang lumitaw at kumislap. Napapaligiran siya ng umaatungal na demon energies. Maririnig siya ng lahat sa Zhongzhuan City. Ang Maklan at ang Tian Clan ay nagpadala pa ng ilang malalakas na cultivator upang makita kung ano ang nangyayari. Nang makita nila si Lin Fang, biglang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Si Lin Fang ay isa na ngayong half-holy emperor. At gusto niyang patayin si Cheng Zhe, ang pinuno ng Cheng Clan. Nang marinig ni Cheng Zhe si Lin Fang na galit na sumigaw, lalo siyang nagalit. May nananakot sa kanya, ang pinuno ng Cheng Clan. Mo Fang, halika at mamatay. Galit na sigaw ni Cheng Zhe, at inilabas ang kanyang kamay. Ito ay naglalaman ng kapangyarihan ng lupa at langit. Ang kanyang kamay ay kasing talis ng isang dambuhalang espada, habang mabilis itong hamampas kay Lin Fang. Tumalsik ang dugo. Gusto niyang sipain si Lin Fang hanggang tay. Kung hindi nakalusot si Lin Fang, madali siyang masugatan ni Cheng Zhe, ngunit ngayon ay malakas na rin si Lin Fang. Ang kanyang lakas ng demonyo ay umabot na sa ikalawang antas. Kaya ba niyang saktan si Cheng Zhe? Itinuro ni Lin Fang ang isang daliri kay Cheng Zhe. Nilaslas niya ang espasyo, at tumalsik ang dugo. Napaungol si Cheng Zhe sa sakit at napaatras ng isang hakbang. Pagkatapos ay inilabas ni Lin Fang ang kanyang kamao. Ang kanyang demonyong si Chi ay naging mas makapal, siya ngayon ay ganap na napapaligiran ng isang makapal na itim na demonyong si Chi. Para siyang demonyong hari. Muling umatras si Cheng Zhe. Siya ang pinuno ng Cheng Clan, nakaramdam siya ng kahihiyan, at nabaluktot ang kanyang baha. Siya ay itinutulak pabalik ng isang ordinaryong half-holy emperor. Nakakahiya. Gayunpaman, ang lakas ng demonyo ni Lin Fang ay masyadong makapal. Ngayon na ang kanyang daw ay umabot na sa ikalawang antas, ito ay mas mahusay. Boom boom boom. Sa sandaling iyon, yumanig ang lupa. Isang demonyong dragon ang umungal, at isang purple na demonyong si Chi ang lumabas mula sa isang lugar sa Cheng Clan habang ang isang bahay ay sumabog at naging mga guho. Isang purple demon silueta ang lumitaw doon. Ang silueta na iyon ay mukhang isang walang katulad na hari ng demonyo. Ang kanyang dark purple na demonyong si Chi ay tila kayang sirain ang lahat ng nasa paligid niya, kabilang ang mga tao. Nararamdaman ng mga tao ang enerhiya mula sa libu-libong metro ang layo. Ginamit pa ng ilang malalakas na cultivator ang Chi para protektahan ang kanilang sarili. Napansin ni Cheng Zhe na may ibang taong naging half-holy emperor din. Demonyo iyon, ngunit ang lalaking iyon ay mula sa Cheng Clan. Cheng Mo, nagawa rin ni Cheng Mo na maging half-holy emperor, at tulad ni Lin Fang nagtagumpay siyang umasa sa demonyong si Dao. Ang kanyang demonyong si Dao ay nasa ikalawang antas na rin. Mabilis na umatras si Cheng Zhe. Umaasa siyang maglalaban sina Cheng Mo at Lin Fang, alam niyang hindi pa nila natapos ang dati nilang tunggalian. Gaya ng inaasahan, nang umatras si Cheng Zhe, dumating si Cheng Mo, pinakawalan ng kanyang demon chi. Si Cheng Mo at ang demonyong si Chi ni Lin Fang ay ibang-iba. Medyo natakot ang mga tao, pero at the same time, excited silang makita ang mga ganitong laban. Nang maglaban ng dalawang half-holy emperors, mas kahanga-hanga ito kaysa noong lumaban ng Supreme Holy Kings. Maaring makinabang ang lahat sa panonood, Supreme Holy Kings, High Level Holy Kings, Saint Emperors. Mo Fang, dapat ba nating ipagpatuloy ang ating laban? Galit na sabi ni Cheng Mo. Para siyang demonyo habang paos na sumisigaw. Ang boses niya ang nagpa-vibrate sa buong bayan. Akala ko nakalimutan mo na ang laban na iyon, ngunit hindi mo pa pala. Sabi ni Lin Fang, hindi direktang tumugon sa tanong ni Cheng Mo, ngunit naunawaan ang karamihan na tinanggap niya ang pagpapatuloy ng kanilang tunggalian. Mukhang handang lumaban si Cheng Mo. Ang kanyang chi ay sobrang kapal, ngunit hindi ito nakaapekto sa demonyong si Chi ni Lin Fang. Nang maabot ng chi ni Cheng Mo ang chi ni Lin Fang, ito ay naging invisible at intangible. Maaring masira ng chi ni Cheng Mo ang chi ng ibang tao, ngunit ang demonyong chi ni Lin Fang ay naglalaman ng ipinagbabawal na enerhiya at maaring sumipsep ng chi ng mga tao, kabilang ang demonyong chi ni Cheng Mo. Dahil pareho silang naging half-holy emperors, walang ibang half-holy emperor ang nang-ahas na lumapit at humarang sa kanila. Ang kanilang demon chi ay nakakatakot. Pareho silang pambihirang manlalaban. Dumating din ang pinuno ng Maklan, at ang pinuno ng Tian Clan, Tian Ao, pati na rin si Tian Han. Nang makita ni Tian Han na si Lin Fang ay naging half-holy emperor, nagalit siya. Wala na siyang magagawa laban kay Lin Fang. Naikuyom na lamang niya ang kanyang mga kamao at pinipigilan ang sarili. Tian Han, malapit na ring maging half-holy emperor si Kiyong. Sa tulong ng ancestor, ang kanyang daw ay makakarating din sa ikalawang antas sa lalong madaling panahon. Mahinahong sabi ni Tian Ao kay Tian Han.
Kinokontrol ni Tianhan ang sarili at sumagot. Talaga. Kung tutulong ang ancestor, si Tian Qiyong, ang batang iyon, ay malapit nang makapasok sa Half-Holy Emperor Layer. Pagkatapos, madali niyang matatalo si Namufang at Cheng Mo. Narinig ko na si Prince Nan ay malapit na ring maging Half-Holy Emperor. Totoo ba, Brother Maria? Nakangiting tanong ni Tian Ao ng pinuno ng Maklan. Magalang na ngumiti ang pinuno ng Maklan. Makikita mo yan bukas. Hehe, tama. Tumanggo si Tian Ao. Makikita niya sa susunod na araw. Nagpatuloy ang lahat sa panonood ng laban ni Lin Feng at Cheng Mo. Sina Cheng Mo at Lin Feng ay nasa taas ng langit. Ang kinakaing unti-unti na demonyong chi at sumisipsip ng demonyong chi ay patuloy na sumasabog sa kalangitan ng Zhongzhuan City. Ang mga tao ay namangha at nabihag sa labanan. Galit na napaungol si Cheng Mo. Ang kanyang purple na demonyong si Chi ay namuo at naging isang demonyong dragon. Bumaba ito mula sa langit at lumipat patungo sa ulo ni Lin Feng. Ibinukan nito ang bibig, sinusubukang lunukan si Lin Feng sa isang kagat. Sumigaw si Lin Feng at inilabas ang kanyang mga kamao, nagpakawala ng ipinagbabawal na lakas. Ang demonyong dragon ay umungal at biglang nawala. Ang demonyong si Lin Feng na si Chi ay nasipsip muli ang purple demon na si Chi ni Cheng Mo. Umatras ng isang daang hakbang si Cheng Mo, nag-focus. Naglabas siya ng mas maraming purple na demonyong chi sa mga alon. Ito ay naging isang bagyo, at ang kalangitan ng Zhongzhuan City ay naging madilim. Maraming tao ang natakot. Hindi kayang matalo ni Cheng Mo. Siya ay palaging isang mapagmataas na demon cultivator mula pa noong siya ay bata. Ngayon ay narito na si Lin Feng at gusto siyang gamitin ni Cheng Mo bilang isang stepping stone. Kailangan niyang sirain si Lin Feng para umunlad. Sa makatuwid, hindi siya matatalo sa laban na ito. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 29, kapanganakan ng makajos na sandata. Sira. Galit na sigaw ni Cheng Mo. Itinaas niya ang kanyang mga kamao at ang demonyong si Chi ay nagpatuloy sa pagpuno sa espasyo. Naging itim ang bughaw na kalangitan ng lungsod. Nakakakilabot at gumapang ang laman ng mga tao, lalo na kapag naging kinakaing unti-unti ang hangin. Maraming mga holy king at mga taong mas mahina ang halos hindi makahinga. Ang demonyong si Chi ay nakaramdam ng lason na si Chi, at hindi niya matiis. Itinaas ni Cheng Mo ang kanyang mga kamao, ang purple na demonyong si Chi ay umiikot sa kanya. Inihagis niya ang kanyang mga kamay kay Lin Feng, itinutok ang kanyang dibdib. Ang pag-ataking ito ay tiyak na dapat manakit kay Lin Feng. Si Lin Feng ay nagko-concentrate, umatras siya ng kalahating hakbang, itinaas ang kaliwang kamao, at inihagis ito pasulong. Ang kanyang ipinagbabawal na lakas ay sumabog at nagpanginag sa buong bayan habang hinaharangan nito ang kinakaing unti-unti na demonyong si Chi ni Cheng Mo. Ang iyong demon daw ay hindi masyadong epektibo laban sa akin. Sa makatuwid, Cheng Mo, kahit na ano, hindi mo ako sasaktan. Deklara ni Lin Feng. Muli niyang inilabas ang kanyang kaliwang kamay, pinalapot ang demonyo at ipinagbabawal na lakas at itinulak ang kinakaing unti-unti na demon chi pabalik ng 1,000 metro. Nagtadyas ang ngipin ni Cheng Mo at umurong ng 100 hakbang. Namutla ang kanyang mukha habang pinagmamasdan ang kanyang purple na demonyong si Chi. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, at nagalit ito sa kanya. Napagtanto niya na kahit anong gawin niya, hindi ito uobra. Natalo ako sa laban na ito. Sa hinaharap, tiyak na matatalo kita, Mu Feng. Aalis na ako ngayon sa Cheng Clan at tututukan ko ang cultivation. Mu Feng, sa susunod na magkita tayo, dalawang hindi kapanipaniwalang demonyo ang maglalaban. Galit na sigaw ni Cheng Mo. Ang kanyang boses ay umalangaw-ngaw sa lahat ng dako sa Zhongzhuan City. Naalala niya ang kanyang purple na demonyong si Chi at nawala, iniwan ang Cheng Clan. Nanigas ang mukha ni Cheng Zhe. Sinubukan niyang tumakbo kay Cheng Mo, ngunit nawala na siya. Wala siyang magawa kundi bumalik. Si Cheng Mo ay umalis sa Cheng Clan, kaya bigla itong hamina. Dahan-dahan, sasakupan sila ng dalawa pang pangunahing angkan ng lungsod. Inisip ni Cheng Zhe na tatanggapin ni Lin Feng ang pagpapakasal sa kanyang anak na babae. Sa ganoong manugang, ang Cheng Clan ay magiging mas makapangyarihan, ngunit tumanggi si Lin Feng. Ngayon ay hindi na niya kayang patayin si Lin Feng, dahil si Lin Feng ay isang half-holy emperor din. Mo Feng, ingatan mo ang iyong sarili. Balik na tayo. Sigaw ni Cheng Zhe. Nagtaas siya ng manggas at umalis, sinundan ng iba pang miyembro ng Cheng Clan. Pinanood sila ni Lin Feng na umalis at lumapag sa lupa. Sa sandaling iyon, lumapit sa kanya si Cheng Shan, may hawak na anteng-anteng sa kanya. Hindi maintindihan ni Lin Feng. Lin Feng, ito ang talisman ng Silent Deployment Spell. Sana maintindihan mo, basics lang yung nakita mo nung isang araw. Sabi ni Cheng Shan, sabay abot ng anteng-anteng kay Lin Feng. Hindi niya masundan si Lin Feng. Siya ay miyembro ng Cheng Clan, kung tutuusin. Ngunit talagang gustong ipakita ni Cheng Shan kay Lin Feng na gusto niya siya bilang isang kaibigan. Mula pagkabata niya ay pinakintab na niya ang anteng-anteng na iyon.
Sa kasamaang palad, hindi niya nagawang maunawaan ng malalim ang spell ng deployment. Alam niyang mas magiging kapakipakinabang ito kay Lin Fang. Si Lin Fang ay nakatayo doon at pinanood si Cheng Shan na umalis. Halo-halo ang nararamdaman niya. Kaibigan niya si Cheng Shan, ngunit miyembro din ng Cheng Clan. Si Cheng Shan ang unang naging kaibigan niya sa kontinente ng mga Diyos. At ngayon, kahit na malapit nang umalis si Lin Fang, binigyan pa siya ni Cheng Shan ng regalo, isang mahalagang bagay ng Cheng Clan. Medyo nakonsensya si Lin Fang. Brother Cheng Shan, ngayon binigyan mo ako ng anteng-anteng, balang araw bibigyan kita ng teritoryo. Sabi ni Lin Fang, pinapanood si Cheng Shan na nawawala sa abot-tanaw. Inilagay niya ang anteng-anteng. Nais na niyang pumunta sa municipal area para makilala si Zuan Yuan mo. Nagsimulang lumipad palayo si Lin Fang at pagkaraan ng maikling panahon, bigla niyang narinig ang tunog ng pagsabog. Ang Zhongzhuan City ay biglang nasa estado ng kaguluhan. Maraming malalakas na cultivator ang nakapalibot sa isang bundok na isang dosenang li ang layo mula sa Zhongzhuan City. Anong nangyayari doon? Nakita ni Lin Fang ang mga taong nagmamadali doon. Maging si Cheng Zhe ay patungo sa bundok. Tumipad din si Lin Fang patungo sa bundok. Dumating si Lin Fang sa bundok malapit sa kung saan naganap ang pagsabog. Nakita niya ang ilang nakasisilaw na pulang ilaw na kumikislap. Maging si Lin Fang ay tinakpan ang kanyang mga mata gamit ang kanyang manggas. Narinig mo na ba ang kapanganakan ng makajos na sandata? Narinig ni Lin Fang ang pag-uusap ng ilang tao sa paanan ng bundok. Nakuha ng kanilang pag-uusap ang atensyon ni Lin Fang. Oo, tiyak na ipinanganak ang makajos na sandata. Narinig ko na ang deployment spell competition ay inayos para hindi ito mapansin ng mga tao. Napakaraming maimpluwensyang grupo ang pumunta rito, hindi ito maaaring para sa tanging layunin ng panonood ng Great Deployment Spell Competition. Marahil ay dumating sila para sa makajos na sandata. Tama, kung hindi, bakit babalik si Mr. Zuan Yuan mo upang pamahalaan ang kompetisyon? At gaya ng inaasahan, may nangyari. Si Lin Fang ay nakinig ng mabuti. Napagtanto ng mga taong iyon na nakikinig si Lin Fang, at mukhang hindi sila masaya. Ang pinuno ng grupo ay isang lalaking nakasuot ng asul na damit. Sumigaw siya. Asar ngayon. Kung patuloy kang nakikinig sa usapan ng mga tao, mamamatay ka. Ang lalaking nakaasul na damit ay mukhang menaseng at agresibo. Sumimangot si Lin Fang at sinulyapan ng mga taong iyon, ngunit pagkatapos ay hindi sila pinansin. Hindi niya ipinakita sa kanila na isa siyang half-holy emperor dahil hindi naman ito kailangan. Kung talagang lalabas ang isang makajos na sandata, ang mga taong tulad ni Zuan Yuan Mo o Zijian ay makikipagkompetensya dito. Makakapanood lang ang half-holy emperors. Kahit na magkaroon sila ng pagkakataong makilahok, ito ay upang makipagkompetensya lamang sa mga sandata ng Holy King. Lalong nagalit ang mga taong iyon nang makita nilang hindi sila pinapansin ni Lin Fang. Ikinuyong nila ang kanilang mga kamao, akmang sasalakayin si Lin Fang. Sa sandaling iyon, may mga sipol ng paggalaw, at isang half-holy emperor ang lumitaw. Ang kanyang balat ay puti ng niyebe. Nakilala ng ilang tao ang lalaki at tumingin sa kanya ng may maingat na paggalang habang sila ay umatras. Tiningnan ni Lin Fang ang lalaking nakasuot ng puting damit, ngunit hindi siya gumalaw pabalik, na ikinagalit ng lalaking nakasuot ng puting damit. Damn little boy, hindi siya gumagalaw kapag nakita niya si Prinsipe Tian Kiyong. Ang chi ni Prinsipe Tian Kiyong ay mayroon na ngayong lakas ng Half-Holy Emperor. Nagawa niyang makapasok sa Half-Holy Emperor layer. Gusto na talagang mamatay ng binatang iyon. Bulong ng ilang tao. Walang sinabi si Lin Fang. Nakatayo lang siya. Si Tian Kiyong ay nakasakay sa isang napakalaking ibon, isang mahusay na imperial na hayop. Hindi ito mahina. Sinulyapan ni Tian Kiyong ang cultivator na nakasuot ng itim na damit sa tuktok ng bundok. Lin Fang. Si Tian Kiyong ay naging half-holy emperor kalahating oras bago, at ang kanyang chi ay hindi matatag. Hindi niya alam na si Lin Fang ay naging half-holy emperor din. Galit na galit si Tian Kiyong dahil sa lahat ng nangyari noon. Inilabas niya ang kanyang kamay, at kumikislap ang nakakasilaw na mga ilaw. Ito ay isang nakamamatay na spell ng deployment, dahil na-condense din niya ang kanyang level 2 speed na daw dito. Naunawaan ni Tian Kiyong ang parehong mabagal at mabilis na daw, parehong antas ng dalawa. Nang makita ng mga nagbanta kay Lin Fang na inaatake siya ni Tian Kiyong, malamig at nanunuya silang ngumiti. Nais ni Lin Fang na magdulot ng kanyang sariling pagkawasak. Isang half-holy emperor ang nagpakita at hindi siya nagpakita ng tamang paggalang. Ipinagmamalaki ni Tian Kiyong. Nagalit siya dahil hindi niya nagawang turuan si Lin Fang ng magandang leksyon noon, ngayon gusto niyang ipakita sa kanya kung gaano kalakas ang half-holy emperor. Kumbinsido siyang masasaktan niya si Lin Fang sa isang welga. Hindi gustong patayin ni Tian Kiyong si Lin Fang, gusto niya itong ipahiya. Nauna kang umatake, kaya huwag mo akong sisihin. Malamig na sabi ni Lin Fang. Ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pumatay. Galit na galit ang itsura niya.
Tumalon siya patalikod at inilahad ang kamay. Mayroon din siyang lakas ng Half-Holy Emperor. Ang kanyang pag-atake ay naglalaman ng ipinagbabawal na lakas at antas ng dalawang demonyong si Dao. Nang ilabas ni Lin Fang ang kanyang kamay, ang ekspresyon ni Tian Qiong ay nagbago para sa pinakamasama. Ngunit ang pinakanataman ay ang mga tao sa likod ni Lin Fang, ang mga taong nanunuya sa kanya. Nagulat sila sa takot at napaluhod. Ksha! Ksha! Isa rin siyang Half-Holy Emperor. Ksha ay, siya ay, napalunok ang iilang tao. Paano kung gusto ni Lin Fang na mag-higanti? Ngunit walang pakialam si Lin Fang sa mga buffon na iyon. Nagtama ang mga kamaoni na Lin Fang at Tian Qiong. Malakas na yumanig ang buong bundok. Lahat ng malalakas na cultivator ay nagbigay pansin sa kanila. Nakapagtataka, dalawang cultivator na naging Half-Holy Emperor sa maikling panahon bago ay nag-away. Interesting. Nakalusot ka, nakakagulat. Malamig na sabi ni Tian Qiong. Mukha siyang hindi masaya. Ang walang kapantay na Martial God, ikalawang aklat. Kabanata 30, mga pulang ilaw. Tingin mo kakaiba. Nakalusot ka, bakit ako hindi? Nakita ni Lin Fang na nakakatuwa ang reaksyon ni Tian Qiong. Emph. Tingnan natin kung gaano kakalakas ngayong nakalusot ka. Sumpa ni Tian Qiong habang umungol ng malamig. Gumalaw siya, parang balahibo sa hangin, puting ilaw na kumikislap at nakasisilaw. May impresyon ng mga tao na isa itong ilusyon. Maaring maging kapaki-pakinabang kung minsan ang paggamit ng parehong mabilis at mabagal na lakas ng sabay. Kinokontrol din ni Lin Fang ang mabilis at mabagal na daw, ngunit ito ay isang antas lamang. Hindi pa siya nakakarating sa pangalawang antas sa kanila. Sana hindi mo pagsisihan ang iyong desisyon. Pantay na sagot ni Lin Fang. Binuksan niya ang kanyang mga braso at ang itim na demonyong si Qi ay hinigo pang Qi sa paligid niya. Literal na nawala ng laman ng espasyo sa paligid niya. Kahit ang tunog ay hindi makalusot. Mabilis. Sigaw ni Tian Qiong. Ang lahat ay nagsimulang makaramdam ng pagkahilo, ang mga bagay ay masyadong mabilis na gumagalaw sa kanilang paligid. Namilog ang mata ng ilang tao sa sakit. Bawal. Sigaw ni Lin Fang. Ang ipinagbabawal na lakas ay lumitaw. Hindi man lang makilala ng mga tao ang kanilang paligid, biglang nagbago ang lahat sa lakas ng bawal, demonyo, at bilis. Medyo naiinis si Tian Qiong, hindi siya makalapit kay Lin Fang. Mabagal. Sigaw ni Tian Qiong. Itinaas niya ang kaliwang kamay. Lahat ay may impresyon na si Lin Fang ay gumagalaw ng mas mabagal at si Tian Qiong ay biglang bumilis. Lumipat ang ekspresyon ni Lin Fang. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao at inihagis ang isa. Gumamit lang siya ng purong lakas at bumangon sa hangin, sinusubukang kumawala sa mabagal na enerhiya ni Tian Qiong. Pagkatapos, sinuntok niya muli ang espasyo at lumitaw ang mga kidlat sa gitna ng mga dagandong ng kulog. Sky Destroying Thunder Imprints. Mabagal. Nagbago muli ang paligid, ngunit hindi bumagal ang suntok ni Lin Fang. Nagulat si Tian Qiong at mukhang malungkot. Lumitaw ang mga demonyo sa paligid niya. Ang kanyang antas ng mabagal na daw ay hindi makapagpabagal sa pag-atake ni Lin Fang. Inilabas ni Tian Qiong ang kanyang mga kamao upang pigilan ang mga bakas ng kulog ni Lin Fang, ngunit dumaing siya sa sakit at napaatras. Sa sandaling napaatras si Tian Qiong, naging halata ang nanalo. Hindi kayang patayin ni Tian Qiong si Lin Fang. Ang kabaligtaran ay totoo din, ngunit ito ay malinaw kung sino ang may kalamangan. Alam din ni Lin Fang na hindi niya kayang patayin si Tian Qiong. Ang Tian Clan ay gumawa ng malaking pagsisikap na palakihin si Tian Qiong, hindi siya isang ordinaryong cultivator. Kung kaharap niya si Tian Han, siguro. Sumulyap si Tian Qiong kay Lin Fang at lumipad patungo sa bundok. Mo Fang, ilalagay ko sa isip ko ang nangyari ngayon. Malinaw na narinig siya ng lahat. Sinasabi ni Tian Qiong kay Lin Fang, ang mga kaaway ay tiyak na magkikita sa isang makipot na daan. Kung magkita silang muli, walang awa si Tian Qiong. Nanliit ang mga mata ni Lin Fang at pinanood niyang mawala si Tian Qiong. Malamig siyang ngumiti at lumingon, pasulyap-sulyap sa mga nanglilibak sa kanya kanina. Namutla ang kanilang mga mukha sa takot. Hindi nila akalain na si Lin Fang ay isang Half-Holy Emperor at kaya niyang apihin si Prinsipe Tian Qiong. Pag nangyari yon, papatayin kita. Galit na sabi ni Lin Fang. Ang ilang mga tao ay mukhang labis na masaya at tumanggaw sa kanyang awa, at pagkatapos ay umalis ng mabilis hanggat maaari. Tumingin muli si Lin Fang sa bundok. Nagninangning pa rin ito na may nakasisilaw na pang ilaw. Karamihan sa mga tao ay hindi nang ahas tumingin ng diretso sa bundok. Siyempre, maaring tingnan ito ng walang katulad na mga Holy Kings, Supreme Holy Kings, at mas malalakas na mga tao. Walang problema ang Half-Holy Emperors. Lumipad pabalik si Lin Fang sa tuktok ng bundok, palapit ng palapit sa nakakasilaw na mga ilaw. Kasabay nito, napagtanto niya na ang mga pulang ilaw ay naglalaman ng kakaibang lakas ng Dao. Divine Dao Strength. Narinig ito ni Lin Fang, ngunit hindi pa niya ito nakita. Hindi pa siya nakakita ng isang malakas na cultivator na kumokontrol sa lakas ng Divine Dao sa kontinente ng Siyam na Ulap.
Ang divine daw ay halos parang material na iniwan ng mga Diyos para kalabanan ang mga taong may ipinagbabawal na katawan. Ang mga taong kumokontrol sa divine daw, ang mga may ipinagbabawal na katawan, at ang mga pinili ng natural na pagpili ay lahat ay hindi kapani-paniwala. Sa divine daw, ang malalakas na cultivator ay maaaring gumawa ng maraming bagay, ito ay lubhang kapaki-pakinabang. Pinataas nito ang kanilang chi, at tinulungan silang makalusot ng mas madali. Sa makatuwid, malinaw na kapaki-pakinabang ang divine daw. Ang mga taong may ipinagbabawal na katawan ay inakala na ang mga Diyos ay inabando na sila sa simula, ngunit pagkatapos ay natanto nila kung gaano kahanga-hanga ang isang ipinagbabawal na katawan. Ngunit ang mga langit ay natakot sa mga taong may ipinagbabawal na katawan, kaya naisip ni Lin Feng na hindi siya makakalusot sa Huang Chi Layer noong nakaraan. Sa wakas, hindi pa narinig ni Lin Feng ang tungkol sa huling uri, mga taong pinili ng natural selection. Wala pa rin siyang nakilalang ganoon. Ang Diyos na naghatid ng kaalaman sa kanya ay hindi rin nagsabi sa kanya ng anuman tungkol sa kanila. Ang pagiging pinili sa pamamagitan ng natural selection ay nangangahulugan na ang mga tao ay pinili ng langit. Pinili silang lumaban sa mga taong iniwan ng mga Diyos. Sa makatuwid, ang bilis ng kanilang paglilinang ay nakakatakot. Sa ilang taon, o ilang dosenang taon, maaari silang maging Holy King mula sa mga ordinaryong tao. Naglakad si Lin Feng pababa ng bundok. Siya ay 1,000 metro ang layo mula sa mga pulang ilaw, at nararamdaman ang divine daw. Lumakas ang kanyang lakas habang papalapit siya. Habang patuloy na lumalakas ang kanyang lakas, iniisip ni Lin Feng kung lalakas ba siya kung lumakad siya sa liwanag. Hindi mapigilan ni Lin Feng, gusto niyang subukan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lin Feng ang presensya sa kanyang likuran. May tumama sa kanya at siya ay itinapon. Napaatras siya ng 10,000 metro ang layo mula sa liwanag. Tumingon siya, natulala. Tito Zijian. Sa totoo lang, ang nagtulak kay Lin Feng palayo ay si Patriarch Zijian, ang pinuno ng sword sect. Tumango si Zijian. Tapos tumingin ulit siya sa red lights. Tanong niya, wala ka bang naramdamang mali? Mukhang balisa siya. Walang sinabi si Lin Feng. Naramdaman niya ang kanyang kalagayan at nagbago ang kanyang ekspresyon. Biglang humina ang kanyang chi. Ano ang nangyayari? Tito Zijian, Chico. Naramdaman ni Lin Feng na may mali. Naguguluhan siya. Tumango si Patriarch Zijian at bamulong. Tama ako, kung gayon. Maaring ang mga ilaw na iyon ay kumakain ng lakas ng mga tao. Tanong ni Lin Feng. Gusto niya rin maintindihan. Talaga. Maaring ubusin ng divine daw ang chi ng mga tao at pahinain sila. Kapag malapit ka sa mga ilaw, tumataas ang iyong chi, ngunit kapag umalis ka, humihina ang iyong chi. Kaya naman ang mga taong kumokontrol sa divine daw ay mapag-aalinlanganan. Kapag iniwan nila ang kanilang mga kaaway, ang huli ay humihina. Paliwanag ni Patriarch Zijian. Natigilan si Lin Feng. Anong malakas na pulang ilaw? Ang divine daw ay napakalakas.